the number one tip for me is to first find out what is your why. Ano yung direction mo sa buhay? Ano yung direction ng finances mo sa buhay? Ano yung plano mo? Kasi if you have a strong why, lagi kang i-remind nun. Lagi kang makakapagtabi ng pera, lagi kang mag-make ng right decisions if you're guided with that why. Serye kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan. At kung ano-ano pa, emphasis on kaperahan because this is another episode on money. Yes, finally makakapag-release na uli ng episode about kaperahan. At eto nga, New Year tayo, no? Medyo nasa unahan pa tayo ng taon. At alam ko marami sa atin na ang New Year's resolution ay paano makatipid? Paano mag-save? Naku, problema yan ang lahat. Lalo na ngayon na napakadaling mag-add to cart. Shopee, Lazada. Baka naman. Diba? Ako din mismo, nahihirapan ako mag-save. Though, nakakapag-save, pero feeling ko may improve pa. At feeling ko marami rin sa ating mga kakuda ngayon ang gusto pa lalong makapag-ipon. So this episode ay magfo-focus tayo sa pag-iipon, sa pag-save. At para tulungan tayo sa ating goal na ito, ay tinawagan ko na naman, dami kong mga connections that you don't have. Isa na naman pong college friend, college org mate. At ang pagkakilala ko sa kanya nung college, very, very talented nito. At lagi siyang pinag-host sa aming mga events kasi very Englisher. At alam ko nasa marketing world. At mamaya, ikakwento niya kung anong mga naging work niya at paano ba siya naging financial coach. Yun nga. Nagulat ako na isa na siya ngayong financial coach. Tawagin na natin dito sa Kusda Serye. Let's okay. Welcome Jose Montes! Jose, pasok! Hi guys! Hello, hello! Hi Jazz! Thank you for inviting me. Tagal na rin since we last talked. Sure, mga 8 years. Oh. And then happy to see you after all this time. Ang dami mong kinakausap online, ang daming kakuda. So, yeah, this is good. I'm happy. Oh, thank you din, Jose, kasi tinanggap mo yung invitation ko na nasamahan ako dito sa Kuda Serye. At nabanggit ko nga kanina si Jose ay isa rin pong college org mate, college friend. So, iniisa-isa ko na talaga yan, Jose, yung mga batchmate natin. Baka maubusan ka. Maubusan ka, Jazz. Sa lahat ng batchmates. hindi yan. So, ayun nga, nabanggit ko si Jose ngayon ay isa ng financial coach. At sabi ko kasi, Jose, di ba New Year ngayon, marami sa atin, ang talagang New Year's resolution ay how to save money. Meron akong mga episodes ng about finance, ganyan. Pero gusto kong mag-focus dito sa saving talaga. Tapos, nakita ko nga may mga videos ka. Sabi ko, very informative. Tapos sabi ko, gusto talaga kita dito maisama para matulungan mo ang mga jasters, ang mga kakuda natin. How to save money. So, una muna ang question ko sa'yo, Jose. Paano ka napunta dito? At ano yung mga naging previous work mo? Yeah. So, pagka-graduate ko, Jazz, actually, ever since nagsimula na ako sa marketing, mga 8 years na siguro ako sa marketing, nagsimula ako advertising, and then nag-brand ako. If you know Chooks to Go, yung manok, yung masarap yes. Kahit walang sauce. I used to be the brand head for that. So, ayun, mahilig ako sa manok. Parang kain ako ng kain ng manok before. And right now, marketing pa rin ako, trade marketing sa FMCG naman. So, marketing talaga background ko. It's just that recently, I wanted to learn more about finance, personal finance. Kasi na-realize ko na yung pagkita ng pera, making money, it's only one aspect of becoming wealthy. Kasi may chance yan, ang laki na kinikita mo,
Pero ginagastos mo rin, di ba? I'm sure you have that feeling na ang laki ng sweldo mo, pero wala ding natitira, hindi ka rin makasave, hindi mo alam saan nagagaling. So I took the licensure exam for financial advising just to understand. Ginawa ko lang yun para sa sarili ko, Jazza. I wanted to know lang muna paano ba mag-manage, di ba? How is it best to manage your money? So, I took the exam, I passed it, and I was able to practice advising people. And ganun yun, di ba? And if you want to advise people, dapat ma-practice mo siya. Dapat alam mo kung paano, ano ginagawa mo. Because you want to avoid, let's say, people who advise you, pero hindi din naman nila napapractice, wala din naman laman bank account nila, wala silang investment. So, I made it a point to really walk the talk. So, ako, right now, I'm able to do that. I help people. I have a page. I binabandera ko talaga being a master of your finances because I know the value na marami sa atin we're kung ano na hinahabol natin, but one of the best things you can buy is really financial freedom, being able to master your finances. So sorry, ang dami kong sinabi, pero essentially that's it eh. Parang really mastering our finances to have a better life. Ang galing mo kasi ayun nga, parang nung una talaga for personal ano mo lang siya. Ngayon you are helping other ano na talaga people then to manage their own finance, no? So ikaw ba may mga naging challenge ka ba nung fresh grad tayo about handling or saving money na lang for specifically? Tapos paano mo yun na overcome? Actually, ang sekreto ko, Jazz, kasi I'm really happy with my habits and my behavior right now. It really brought me to a place na financially secure ako. And it is the result of trying. Cliche sa jazz, no? Yung try and try until you succeed. It's a cliche. Pero it's very true. Subukan nyo lang kahit anong you listen to these ano, 'di ba? You listen to these talks, you look online, etc. Pero hindi mo malalaman if para sa iyo yung sistema na 'yon unless you try it. Ilang beses ako na nakapag-try ng mga sistema like tracking your expenses, may app pa 'yan, 'di ba? Always and always I would fail. Pero always and always I will try again, 'di ba? So, until na masanay ka na, until mahanap mo yung sistema mo, only then will you be able to really be good with your finances. Ang problema ko nun, Jazz, kasi hindi naman ako masyado na umuutang eh. I don't have massive credit card debt. Simple naman ako na tao. Pero ang challenge ko talaga before is really saving. Hindi talaga ako makasave. As in, ang hirap on a monthly basis. But maybe to be concrete, I'll give tips for you guys to be concrete. First and foremost would be earn as much as you can. That's the first step. In any scenario, if you want to be wealthy, okay na maging magaling ka sa pera, 'di ba? To manage it. But the first step is earn as much as you can. So pagbutihan sa trabaho, try to get promoted or look for better opportunities, doon nagsisimula yun. Mm-hmm. Kasi the more money you have, mas magiging responsable ka to managing it, di ba? Mahirap kasi, for example, you're earning, let's say, 10,000 a month. Mahirap talaga siya i-save. Mahirap talaga mag-save noon. Pero if yung surplus mo, yung sobra sa in a month, you earn, let's say, 5,000 na extra, then mapapaisip ka na, how can I maintain this 5,000? Yun. O, tama ka, Jose, no? Ako din, lagi rin ako nag-fail sa pagsisave. At, yun nga, try lang din ako na nag-try. Kasi, feeling ko, pwede ka naman talaga din laging mag-start from scratch kung nag-fail ka. Tapos, yun nga, hanggang makuha mo yung sistema mo. Kasi, iba-iba naman tayo ng sweldo, di ba? Iba-iba tayo ng range ng sweldo, iba-iba rin tayo ng priority. So, iba-ibang sistema rin yung magiging fit para sa atin. Ano yung ikaw? Ano yung system mo? Ano yung secret mo?
Nagtatrack ka ba ng expenses? Kasi ako, nagtatrack ako ng expenses din. Okay. So, ang sikreto ko, hindi kasi ako organized dyan. Hindi ako, Jazz, hindi ako organized. Hindi ako mahilig mag-take note. So, ang sikreto ko is I track my expenses na kahit 1 month lang. I-track ko lang siya, 1 month. Tapos, using that data, 1 month data, hindi naman most likely mag-iiba behavior ko sa succeeding months eh. Diba? Pag alam ko na yung cycle ko, pinag-aaralan ko. So yun, nilagay ko na sa Excel. Nakita ko ito yung in-earn ko. Ito yung medyo malaki. Then saka ako nagbawas. So using that information, Jazz, na 1 month lang tinignan ko, 1 month lang, guided na ako. Na every time bubunot ako sa wallet ko, maaalala ko yung behavior ko nung 1 month na yun. Tapos hindi na kukuha, di ba? Kasi alam ko may implication siya. So ang sekreto ko, Jazz, I do not track my expenses forever. I track it every now and then I check the results. Ah, oo. Galing. Alam mo, does it make sense, Jazz, yung na-share ko naman? Oo, pero ayun din, magkaiba tayo. Buti ikaw ganun, no? Feeling ko ako, nasanay ako na yung everyday or every expense talaga. Pero alam mo yung, at the end of the day, ayan, ililista ko yung mga nagastos ko kasi parang gusto mo ng wake-up call every day. Buti ka nga, ang galing mo na every month lang. Pero ayun nga, ayun lang laging advice, no, na dapat aware ka dun sa expenses mo talaga. Kasi feeling mo ba yung mga younger generation like us or yung mas young sa atin, mas smart na ba tayo sa money compared noon? Well, hindi naman ako nag extensive research. Pero if you look at let's say Facebook, if you look online, ang daming mga sources right now when it comes to money. Mm-hmm. So when it comes to money and to business, Jazz. So I believe kasi kaya naman may content kasi may nakikinig. So I think this new generation, they're very much perceptive, they're very much receptive of good finances. Tandaan mo, Jazz, siguro 10 years ago, pag may nakarinig ka na isang tao, businessman siya or entrepreneur, parang ang baba ng tingin natin sa kanya, no? Parang ang mindset natin is empleyado. Mindset natin, yun yung mga respetable. Kapag businessman ka, parang struggling sa pera. But now, everyone wants to be an entrepreneur. So yes, to answer your question, yes, I think kids are smarter nowadays when it comes to money. Kasi ayun din yung napansin ko, no, may mga mas bata sa atin na mga content creator, nakikita ko, ang bata naman ito, ang galing niya, alam niya agad yung mga investments, yung mga savings. Na ako, to be honest, medyo late ko na yun natutunan. Siguro mga 25, ganyan. Pero sila at the age of 18, 21, yung mga Gen Zs, parang, ayun nga, siguro dahil din sa internet, no, na ang daming ang, andyan na lahat. You can always search kung ano yung gusto mong matutunan. Yeah, as in, I agree. Actually, Facebook is very powerful, Jazz. Mm-hmm. Depende na lang sa'yo kung sino pina-follow mo. Depende na lang talaga, pero kung ma-harness mo yan ng maayos, talagang it will really empower you. Parang malayo talaga madadating. So, ang ano nga natin dito, no, Jose, ay about saving money. Ano yung mga very simple lang na step ng mga tips na mabibigay mo na parang kapag ginawa mo yun everyday, mag-accumulate siya. Tapos, ayun nga, parang mas magiging okay yung finance mo kung gagawin mo. Yung mga simple tips na, yung mga nakikita ko din na pinapost mo, ano pwede mong i-share sa mga, visits? So, first and foremost, actually, yung pinaka-importante, I think, kasi madali magbigay ng tips, pero it's hard to execute. Diba? Pwede tayo bumili ng libro, pero mahirap often sundan yung kung ano yung nakalagay sa libro. So, the number one tip for me is to first find out what is your why. Ano yung direction mo sa buhay? Ano yung direction ng finances mo sa buhay? Ano yung plano mo? Kasi if you have a strong why, lagi kang i-remind nun. Lagi kang makakapagtabi ng pera. Lagi kang mag-make ng right decisions if you are guided with that why.
a lot of us wala tayong why eh. Alam lang natin is spend, parang I want this. Why do you want that? Wala, gusto ko eh. Gusto ko ng gadget, bagong gadget. Gusto ko ng bagong damit. I just want it. Pero if you have a strong why, then guided lahat. Talagang mapupul ka to do something about it. And I'll share my why. Share ko yung why ko in the hopes na baka may mapulot kayo from it. My why is I want to retire early. I want to retire early. Parang siguro in my 40s, 50s, I want to retire from the corporate world. So that is my why. And because I have that why, I have that goal, that means anything na gagawin ko today, tomorrow, next month, has to contribute to that goal. So dapat talaga mag-save ako kasi I want to retire. That's my why. So if you ask me, Jazz, Jose, what do you think about buying a Fortuner? And nasa isip ko, how will a Toyota Fortuner help me retire early? It will not, di ba? Parang I will need to constantly have a job to pay for that Fortuner. So yun, guided lahat. Jose, you don't, hindi ka bumibili masyado ng chichirya, ng mga snacks. And because I know how much it costs to on a weekly basis to buy that, di ba? And how it can impact my road to financial freedom. So, a good tip, I think, for me, Jazz, as a financial coach, is really find out your why. Sige nga, let's practice, let's try, Jazz. Kasi, tagal na natin, maybe. Ikaw nasa harap ko ngayon eh. So, i-practice natin, Jazz. How are you in terms of your finances? Parang, give me a brief background lang. In terms of your finances. Na ano naman ako dito, Jose, na bigla. Parang ikaw lang ako yung host. Na ikaw very, ikaw ako yung college. Alam mo nga. Kamusta? Medyo na ano ako dun sa sinabi mo na why. Parang ako kasi gusto ko lang mag-save. Gusto kong, yun lang. Parang gusto ko lumaki yung savings ko. Pero inisip ko, ano nga ba, anong why? Bakit ako nagsisave? Na-realize ko din na gusto ko rin yung katulad sa'yo na mas maaga ako mag-retire. Tapos, gusto kapag nag-retire ako, pwede pa rin ako mag-travel. Kasi yun ang hilig ko talaga yun. Kasi yun ang hilig ko mag-travel. So, minsan, yung savings na ginagawa ko for, alam mo yung for a short, ano lang, short period. Like, I will save this amount para makabili ng ganito. Ganun ako in terms of saving. Yeah. Then, pero yun ngang, talagang far in the future. Hindi ko pa siya masyado na yung naiisip. Pero, ayun, meron naman na din akong mga insurance, ganyan, na para for retirement. Pero, yung talagang feeling ko na yung masayang retirement, yung comfortable, siguro yun dapat din yung aim ko. At, siguro, Jose, din, i-share ko din, siguro marami rin may problema nito. Yung mga pa Lazada Shopee natin. Yun siguro yung yung mga biglaang nakakalimutan mo na dahil din sa social media din ng mga nakikita mo, madali kang ma-attract na bumili ng kung ano-ano. So, ayun, paano ba yung mga ganon? Oo. Yeah, okay. So, earlier you mentioned no na okay ka mag-save for short-term and mid-term goals. Like, let's say, bagong phone or let's say, bagong bag, ganyan. Parang yun yung tina-target mo, di ba? But, like I said, gusto mo din naman mag-retire early, di ba? Parang it's another goal for you, pero hindi mo masyado alam how to get there. Mm-hmm. Hindi mo masyado alam what it looks like or what it feels like. Hindi mo pa siya masyado nabigyan ng pansin. So, if you look into it, if you read into it, you will realize na mas valuable siya kaysa sa short-term and mid-term wants mo. Na kumbaga, kung pumasok ka sa, kunyari, pumasok ka sa department store, merong rack doon, nandun yung gadget, rack A, rack B, nandun yung bag, then rack C, nandun yung financial freedom. Pag makikita mo lang yun sa department store, Jazz, ano sa tingin mo mas gusto mong bilhin? Pag educated lang tayo. Mm. 'Di ba yung Roxy? Kung na-add to cart lang yung freedom, yung happiness, kung na-add to cart mo sa Lazada, sa Shopee. Kung advertised siya, well advertised siya.
kung sasabihin ng ano ba yung mga ano, sino yung nagsabi ng add to cart? Basta yung Korean. Add to cart. Min-ho? Si Limino. Add to cart. Oh, oh. Kunwari sinabi na financial freedom, add to cart now. Diba? Diba? A lot of us will choose that. So, yun yung one of my best advices na kaya naka-focus, kaya ang hirap magpigil to buy short-term and mid-term ones is because we don't know that much about the long-term desires. So pagdating, share ko lang, no? Mm-hmm. Ako kasi, I'm a bad example sa ganyan kasi hindi naman talaga ako maluho. I rarely shop online. I'll talk about my girlfriend. Mm-hmm. Yung girlfriend ko, mahilig yan mag-Shopee, Lazada. Sorry, niralaglag ko na siya ngayon, no? Pero ano naman yun, sport naman yun. Baka matampal ako. Pero she's very, ma-add to cart, Shopee, Lazada, Plantito, Plantita. Very mahilig siya mag-ano. Pero this year, she made a conscious effort to control that. Kasi nga, we're learning more about financial freedom. Yung pinapanood namin Jazz sa YouTube ngayon, more on finances, financial freedom. Hindi na yung mga shopping spree. Ano yan? Yung mga haul. Yung mga Lazada haul, mga gano'n sa YouTube. Yeah, hindi na. So, kasalanan ko yun. So, more on mga payaman na pa-saving. Kasi, gusto, parehas kami corporate world eh. Ayaw naman namin tumanda sa corporate world. So, it is an important realization. Let's say kami ng girlfriend ko, let's say we become vice president or EVP one day, di ba? Let's say tumaas kami sa corporate world. Alam namin, ngayon pa lang, we're 30 years old, magsa-30, alam namin ngayon pa lang, that's not the life we want. We'd rather we have our time, we'd rather we have time to spend with our family and friends kesa to get all that money. So yun. Yeah. Alam mo, pag minsan din, parang black hole din yan eh. Medyo may time din na yung sobrang gusto ko natin mag-save to manage my finances. Ayan ang mga ifa-follow mo, si Financial Diet. Yan, follow nyo yun, i-watch nyo yun sa YouTube. Tapos meron ngayon yung mga, ayun ngayon, sis, nabanggit ko yung mga mas bata na sa atin yung mga content creator ng about finance. Parang ang galing nyo lang. Nicole Alba ba? Yun, Nicole Alba. Bata-bata pa niya. Yeah. Okay yun, it's a good influence, di ba? Mm-hmm. Talagang mapalaki natin yung mga financial freedom sikat sa US, pero sa Philippines hindi pa masyado. Mm-hmm. So, ikaw na next din doon. Nakaya. Follow natin si Jose. grabe, wala pa. Pero hopefully, I'll be able to talk more about it. When it comes to finances, it's hindi siya isang bagay na basta you just read from somewhere, solved ka na. Mm-hmm. You have to understand din yourself as a person. You have to understand mga biases mo sa pera. Kailangan bumalik ka even as far as your childhood. Mm-hmm. Ano yung mga influences mo? Bakit magaling ka sa pera? Bakit hindi ka magaling sa pera? You have to understand kung sino muna ka. Yes, kung sino ka muna. And then you embrace that. You embrace that first. Dapat aware ka nun. And I'll give an example. Yun nga, sabi ko, hindi ako organized na tao. So I look for a system that works for me. And I have to embrace that. So to help people, you have to first understand kung saan ka nanggagaling, paano ka pinalaki, ano yung mga exposure mo, and then find a way to counteract that, di ba? So for example, pag takot ka, let's say, takot ka to spend money or takot ka to invest money, understand mo muna bakit ka takot, di ba? And find a way how to counteract that. Either you spend time with friends that invest, di ba? You spend time with friends na magaling mag-invest. Hanapin mo sa Facebook, i-chat mo, "Hoy, paano ka ba nag-spend ng pera?" Dapat conscious ka sa sarili mo. So, kasi it's difficult, Jazz, ito, I learned it in the corporate world din. It's difficult to copy how other people do it kasi hindi mo naman alam yung strengths ng tao na yon, hindi mo alam yung weakness ng tao, hindi mo alam yung context. So, you have to find out more about yourself. So, well, that's one.
but also when it comes to preparation, ito specific na tayo, you asked me how do you prepare for the future, diba? For illnesses, ganyan. Mm-hmm. Recently, I availed of, may mga ano kasi, ito hindi alam, most people, they're not aware of this, but there are financial institutions in society na if you contribute, if you buy in sa institution na yon, then mas may mileage yung pera mo. Meaning, mas may gas siya, di ba? Mm-hmm. Madalas kasi tayo, ang idea natin of getting rich, i-save yan, ilagay sa banko, di ba? Yes. Parang itago mo sa banko, yon. But there are options, there are financial institutions na they give you a win-win scenario para protected, para mas malaki yung value ng pera mo. So ako personally, I got a health insurance recently that gives me enough coverage na kapag let's say magka-cancer ako, I will get a certain amount. And then yung amount na yon, let's say hindi ako magka-cancer, let's say in hindi ako magka-critical illness, I will still have yung money na yon, one way or another, mabibigay pa rin sa loved ones ko through death insurance, etc. And what I'm paying for it is only the fraction of the value. I'm only paying around siguro like 1/4 of a car, di ba? 1/4 ng kotse. Mm-hmm. Kung tayo mga Pilipino, lagi tayong may budget para umutang ng kotse, what more, di ba, to protect ourselves, protect our health. Mm-hmm. Now I'll explain why these systems work. Tayo yung pera natin, kung if we put it in institutions like that, in any insurance company, basta matagal yung insurance company na, any insurance company works. Mm-mm. Yung pera naman natin, maliit lang yan eh. Barya lang yan sa insurance company. Uh-uh. Kasi yung insurance company na yon, kikita yon, kasi marami tayo. Marami tayong nagpapasok ng pera na yon. So in effect, pag kunwari, 10 tayo, isa doon nagka-cancer. Then lahat tayo nakatulong dun sa isang person na yun. So, meaning to say, any one person that enters, contributes in a financial institution, hindi yan lugi. Mas marami pa siyang makukuha dun sa institution na yun. So, that's one example. Alam mo kasi, parang ang sinabi ko dito na topic natin, saving money. Parang after saving money, ang dami pang next dyan, pwede mong i-invest na, gusto ko rin siyang itakal sa mga next episodes para may focus. So, tama ka na parang pwede kang mag-invest sa health and health insurance, may mga stocks, ganyan. So, iisa-isahin natin yung mga ka-justers dito. Kasi gusto ko rin talagang maging informative itong ano natin. Tapos, alam mo yung informative na ganito lang, na kwentuhan lang, na hindi ka mata-technical. Kasi kung super technical na, pwede kang mag-aral mag-isa mo. Di ba? Pero ang dami dyan available. So, ayun. Thank you dun sa ano. Buti na lang din ang dami din mga nag-introduce sa akin dyan sa mga kailangan mo ng health insurance, yung mga UITF, ganyan. So, napasukan na rin po natin dyan. Mga ano. Kalimutan mo lang. Mm-mm. Iiwan mo lang pera mo dun, kalimutan mo na. Oo. Then, it will help you later on. Yun yung next step siguro kapag yung na-track mo na expenses mo, nakita mo na kung meron ka lang nasisave, yan ang next step. Matutulungan mo ba kami dyan, Jose, sa mga next? Sa mo kami pa pwede? sa ibang mga episodes naman, dun mo naman kami tulungan sa para mag-invest yan sa mga kakuda natin. Kasi yung mga listeners dito, medyo may mga age na younger than na 18, pero ang talagang listeners ko ay mga 28 to 35. Na feeling ko naman, may mga insurance na yan, may mga stocks, investment na yan, na baka mas magagaling pa sa atin. Pero ayun din, baka may mga matulungan tayo. So kasi kung may nakikinig sa atin ngayon na parang struggling siya to save money at to handle his or her finance better, anong parang magiging sa kanila, message? Inspiring message. Kahit kanina pa sobrang inspirational na naman kasi natabi mo. Sige. Dami mo sinabi, no? Just, sorry, untalkative. Hindi kaya. First and foremost, the biggest
a thing that will really keep you from saving or managing your finances well is really peer pressure. That is the number one. Ano, wag ka magpa peer pressure na kumain lagi sa labas. Oh my god. kasi yun talaga yung sekreto eh. Yung mga mayaman, the truly wealthy, they rarely spend, they don't look rich. So if you want to be able to manage your finances well, wag ka magpaano sa peer pressure. Kasi for all you know, ito, for all you know, let's say 5 friends kayo, lahat kayo walang ipon kasi lahat kayo nagpe-peer pressure sa isa't isa, 'di ba? So that's a solid advice, but also don't ever stop trying. Finance is a lifelong journey. Personal finance is a lifelong journey. Hindi yan kaya ng crash course lang. Yes. Kasi ang magtuturo talaga sa iyo ay yung mga mistakes mo. Yun talaga yung they are the best teachers. And the way for you to have mistakes is to do it, to experience things. Okay? Thank you, Jose. Very, very inspired ako din. Gusto ko marang kakwentuhan ka ng ano nga, baka meron kang mai-share din sa akin na personal. if you have ano question, i-coach kita, Jazz. Yayaman tayo. We're yaman tayo together. Tapos ito, Jose, paano ka mako-contact ng mga kakuda natin, mga kajasters, kunyari, gusto nilang kunin ang services mo, paano ba? Paano ka nila? Yeah. Promote mo na ang iyong Facebook page. Yeah, well they can follow me at Jose Montes Financial Coaching. In that platform, I try to share experiences, personal experiences when it comes to finance para naman may ma-share tayo sa mundo na the little things, little experiences para lahat tayo we guide each other to be better in personal finance. Yeah. Ayun. So, ano pang hinihintay nyo, mga kajusters? I-follow nyo na si Jose sa Facebook. Na-finalo ko na yan. At ang dami ko din yan nakukuha kay Jose. So, Jose, thank you so much for visiting Kudaseri. Saka nakakatuwa din na, ayun, nakapag-catch up tayo. 8 years na ba? Hindi ko na maalala. Eight years, kung kailan tayo huling nakita. Tapos kami rin, college, 8 years na tayo. Oo, 8 years ba? 10 years na yata. Tapos, blackmates tayo. Parang isa ka din doon sa mga unang nakilala sa UPLB, di ba? Yeah. Ayan, buti na tayo. Sarap na ako yung to dress eh, ever since. Thank you. Chismosa kasi. Yun yung ano nitong Kudaseri eh. Para makikichismis ka lang sa mga life ng mga tao. Pero, diba, ayan, may mapupulot tayo. So, if you like this episode, please follow Kudaseri on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. You can also watch this video on YouTube. I-upload ko rin po ito. Subscribe to my channel, Jazz Aberilla. Jose, baka gusto mo rin mag-YouTube. Feeling ko, pwedeng-pwede ka dun. I'll think about it. Pag-isipan ko. So subscribe ako sa iyo, abangan kita doon. At ayun lang, meron tayong Facebook group After Kuda Podcast. So join kayo diyan kung gusto niyo yung mga exclusive chikahan, at meron din tayong Instagram at Kuda Serie. Again, thank you Jose. Magbabay na tayo sa mga kakuda, sa mga kajusters. Thank you mga kajusters. Bye. Thank you Jose.